Hello guys and welcome to Kaliko TV. Okay, sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang PCB layout or design. So, meron ako dito ngayong pin repair. Naka-ready na ang kanyang schematic diagram and design. So, i-highlight ko na lang siya. Okay. Ang gagawin natin na design for today is half-wave rectifier. So, i-highlight ko lang siya. Alright. So, ano-ano ang mga parts or components ng half-wave rectifier? Gagawin natin guys is idodrawing muna natin dapat ang schematic diagram bago tayo mag-proceed sa paggawa ng PCB layout or design. So, dito, idodrawing muna natin ang mga components within the half-wave rectifier. Okay? So, unahin natin ang transformer. So, ito ang kanyang schematic symbol. So, normally, kapag power supply, ang ginagamit natin is, sa mga ganitong klase na rectifier is step-down transformer. Right. So, dito manggagaling ang input natin na 220 volts AC. Okay? So, ang meaning ng VAC ay voltage na alternating current. Okay, so lalagyan din natin siya ng circuit representation. So, ang transformer guys ay ang representation niya, letter, is letter T. Yan. T for transformer. And then, ang kasunod niya sa half-wave is diode. So, drawing lang natin ang symbol ng diode. Yan. And lalagyan natin siya ng letter D para malaman natin na ito ay isang diode. Kung mapapansin nyo, dito connected ang positive part ng diode or yung anode na tinatawag. Dito naman yung cathode or yung negative part. And then, connect natin siya sa capacitor. Yan. So, yung cathode part ng diode is connected sa positive part ng capacitor. So, ang purpose ng capacitor dito is siyang mag-filter. Ito naman, ang gagawin ni diode dito is magre-rectify siya. Meaning, ang gagawin niya is yung output dito guys sa primary, tatalon siya sa secondary. So, ang output dito is AC pa rin. Pag dumaan kay diode is i-rectify niya or i-convert niya ang AC into DC output. Okay? Yun ang rectification. So, ang capacitor guys is letter C naman siya. C. Yan. Right? And then, i-connect natin si cathode, si positive na capacitor kay resistor 1 and resistor 2. Then, ang resistor guys, ito yung symbol niya. And, ang representation niya is R. Lalagay natin siya ng number. Para saan ba yung number?
So, malalaman natin na R1 siya. Ibig sabihin siya ang unang resistor na pinakamalapit sa supply. Then, yung sumunod is R2. Okay? So, bilang siya ng component. R1, R2, and so on. And yung R2 naman is connected siya sa output natin. So, ito yung magiging load natin. Yan. So, yung R2 is gagamitin natin siya to protect the LED. Okay? So, kasi kung walang R2, ang mangyari kay LED is madadamage siya. Yung output dito is hindi niya makokontrol, hindi niya masusustain. So, papupundi yung ating LED. Okay, ngayon, since meron na tayong guide, pwede nating umpisan ang paggawa ng PCB layout. So, isa sa i-consider natin in making a PCB layout or design is the size of the PCB and the size of the components itself. Okay po? So, isa sa best technique dito is i-assume natin, or kung maganda, kung meron na kayong PCB, yun na yung doon natin kuha kayo ng scratch paper, then kunin niyo yung exact size ng PCB ninyo para mailapat ninyo ang sizes ng components. Okay. So dito ay gumawa ako ng isang rectangle kasi ang gagamitin natin is 2x3. Approximate po lang po ito. Ayan. So, isa sa magandang technique is pwede nating i-drawing muna yung mga components. So, hindi natin nilalagay sa PCB syempre yung transformer. So, ang nasa PCB lang natin is itong mga diode, capacitor, dalawang resistor, and LED. Okay. Kung baga, guide lang ang components sa drawing natin. Mamaya, tatanggalin din natin siya. So, ito ay ang diode. So dito pwede nating i-assume or pwede nating ilagay na kung saan natin gustong naka-position yung mga components. Halimbawa, dito natin ilagay ang capacitor. Ayan. Normally, capacitor is to below. Andito do yung resistor. So dito pa lang is malalaman nyo na kung ano yung kalalabasan ng inyong layout. Ayan. Okay. So ngayon, pagkukonek-konekin lang natin siya. So dito, si diode ay connected sa 12 volts or yung supply. Okay, so gagawa lang tayo ng line connecting these two. So depende na sa atin kung anong design ang gagawin natin. So ako naisip ko ganito. Yan. So lalagyan siya ng pattern or guide kasi dito tayo magbubutas. Okay, i-drill natin 'to, bubutasan natin 'to para diyan natin isa-solder or ihihinang yung mga components na ito, yung mga paa niya. Yan. Okay, punta tayo dito. And then si diode, yung cathode is connected sa positive ng capacitor. Isang paan ng resistor 1 and isang paan ng resistor 2. So, hanapin lang natin yung components na yon. For example, andito yung positive. Dito yung negative. Okay. And i-connect natin sila. So, unahin natin itong diode. Yan. Connect natin siya sa capacitor. And isip na kayo ng magandang design. So, pwede i-coconnect naman natin siya sa isang paan ng resistor. So, dito ang R2 natin, R2, and dito yung R1 natin. So, i-coconnect lang natin sila.
Si R2 ay connected din sa diode. And si R1 ay connected din. Sasama-samain lang natin sila. Yun. Okay, ngayon, i-connect naman natin ang R2 and positive ng LED. So, andito yung R2 natin. Ayan. So, gagawa lang tayo ng separate na connection para sa kanilang dalawa. So, dito yan. Yun. And last na is nakuha na natin itong sa taas, dito na tayo sa baba. So, magkakadikit lang sila, negative ng LED, R1, capacitor negative, and 0. So, pagsama-samayin lang natin sila. So, R1, LED, capacitor yun. So, ito na yung R1 natin, LED, capacitor, and 0. So, ngayon, double check natin guys. Okay? So, tignan natin kung tama yung ginawa natin layout. So, 12 volts and diode. 12 volts, diode. Check. Okay na to. Okay, next natin. Cathode, positive capacitor. Cathode, positive capacitor. Check. Okay, cathode, R1. Cathode, R1. Connected. Kakasunod. And then, cathode, R2. Cathode, R2. Okay, check. Check to, check. Walang mali. Okay, next tayo dito. R2 and anode ng LED. So, dito tayo. R2 and anode ng LED. Anode. Okay, positive. Check. And last is negative ng diode. Negative ng diode connected kay R1. Ayan. Connected kay C1. Next. Connected kay 0. Yun. So, i-finalize natin guys. Burain lang natin yung mga components kasi na-double check na natin. Alright, so ito na ang ating final output or PCB layout para sa ating half-wave rectifier. Alright, yan. Okay. So, pwede pa kayo guys gumawa ng ibang design. Okay, so ito yung nagawa natin na design. Simple design lang siya para sa half wave. So, pero maganda siya tingnan. Okay? So, pwede pa kayong gumawa. Pwede nyong gawin tong pabilog-bilog. Or pwede kayong i-reposition nyo yung components. Then, saka nyo i-trace yung mga connection. Okay po. So, depende sa ating kaisipan.
okay, kung paano tayo makakagawa ng design. So hanggang dito na lang. Thank you and goodbye.